kilala ang pulis kung ito yung hiding o hindi. Ang modus ay magbenta ng baril sa murang halaga pero ang baril ay binibenta. Drawing lang pala! Gusto, narito ang report. Mapabilis ang proseso ng requirements at makamura sa gastusin. Yan ang nais ni Grace de la Cruz, isang negosyante na bago lamang nagtatayo ng security agency sa Bikutan, Paranaque. Kaya naman agad siyang kumagat sa alok ng pangako ng isang nagpakilalang SBO1 Rolando B. Fernandez Jr. na umano'y partner nitong si Abigail de la Cruz. Pangiinganyo ng police at ang kanyang partner, bumili lamang sa kanila ng mga baril na gagamitin ng kanilang gwardya. Mapapadali ng proseso ng kanilang mga papeles at mas mababa pa sa regular na kanilang babayaran. Pero ang lahat na pangako, napako! Dahil isa pala itong modus. Eh, nirefer po ng common friend namin, pumunta dito sa office, then mabilis lang daw po yung processing nila. Yung ID lang ang pinakita niya sa akin na katunayan na police daw po siya, active na police. Ang kapatid daw ni ng asawa niya, nasa loob mismo ng krami. Yun daw po ang nagpo-process ng mga baril doon tsaka license. Kaya malakas daw po siya doon sa krami. At 31 ng Hulyo, nang magbigay si Grace ng 48,000 na down payment para sa 4 na 9mm na baril. Matapos ang ilang araw, nagpadagdag pa umano ng 16,000 si Fernandez para may release ang mga baril. Kahit may pag-aalinlangan na, nagbigay pa ulit siya dahil likas umano ang tamis ng dila ng dorobo. Pag pinangako namin, ginagawa namin yon. Hindi sa amin uso yung palpak na salita. Ang usapan, matapos ang 7 araw, may lalabas na mga lisensyadong baril. Pero nang dumating ang takdang araw ng delivery ng mga ito at ng kanilang mga papeles, si Fernandez at de la Cruz, naglaho ng parang bula. Hindi na rin umano sumasagot sa kanilang tawag at maging sa text. Sa verifikasyon ng BTAC D3 sa Directorate for Personal Records Management ng Philippine National Police sa Campo Crane, hulog sa BTAC na isa lamang house show na police si Fernandez. Lumalabas na walang pangalang SBO ang Rolando B. Fernandez Jr. sa tala ng pambansang pulisya. Ayon naman sa PNP Supervisory Office for Security Investigation Agency or SOSIA, sa opisina lamang nila ng Campo Crane dapat makipagtransaksyon dahil may tamang proseso na dapat sundin. Wala po tayong pinahintulutan ng mga miyembro ng kapulisan na sila ang maglakad ng papeles ng mga security agency. Babalaan ang BTAC T3, huwag pumatol sa madalian pero ilegal na proseso. 100% ito'y modus at sa huli ka magsisisi. Mag-ingat! Mag-ingat sa mga peke. Sabi nga ng sosya, mga tul, hindi kayo dapat nag-ipag-transaksyon na kung mga pag-uusan security guard doon ay pumunta sa Campo Crane, sosya. Kasi dapat ikaw mismo eh. Kayo may-ari ng baril. Huwag tumasakit siya.